sa inyong lahat. Welcome back po dito sa channel ko. Ngayong araw na to ay magluluto ako ng ampalaya. Igigisa ko siya, tapos lalagyan ko siya ng oyster sauce. Ang ihahalo ko sa kanya ay giniling na baka. Siyempre, meron siyang bawang at saka sibuyas. Pero bago yung lahat, ito muna yung ampalaya muna ang ilalagay ko sa mainit na tubig na may asin. Mga 20 seconds lang siya para maalis yung pait niya. Ayan, lagyan ko siya ng konting asin. Ayan na, kumukulo na. Ilagay natin yung ampalaya. Sa mango. Ngayon, itong giniling naman, hugasan natin. Ayan, ginigisa ko na yung bawang. Ipa-brown natin para labaw siya. Lagay natin ang lagi kasi kami gulay dahil nga anemic si ano si Rhea. Kaya kailangan niya ng ano ng ganitong ulam. Ilagay na natin yung ulam. Hindi ko inubos kasi madami siya. Tingin-tingin pa. Ayan. Takpan natin. Ayan, buksan natin. Ayan, wala na siyang ano, tubig. Lagay ko na yung oyster sauce. Kunti lang kasi kunti lang naman. Tsaka, lagyan ko siya ng asin.
Lagyan ko siya ng konting tubig lang. Tsaka bitsen. Tsaka paminta. Konting paminta lang yung kasi pag madami papait yung palaya. Pero masarap to, ilang beses ko na to na try. Lagyan ko pa siya ng konting asin. Ayaw kasi ng anak kong bunso ng itlog sa ampalaya kasi naumay na daw siya ng itlog. May tinda kasi kaming itlog sa umaga. Yung anak kong pangalawa laging itlog ang almusal. Ayaw niya nang walang itlog. Kaya tuloy pag ganitong gulay, ayaw niya na nang may itlog. Medyo patuyuin natin bago natin ilagay ang ampalaya. Ayan, medyo tuyo na siya. Ilagay na natin ang ampalaya. Mabilis na lang tulutuin. Mga 2 minutes pa. Ayan, luto na siya. Ito ang gusto ng anak ko, yung wala siyang sabaw. Ayan na siya. Wala siyang sabaw. Para lang siyang prinito na ampalaya. Masarap to.